Hi guys, welcome to my channel. Si Sally nga pala ito para sa hindi pa nakakilala sa akin. Today's video, babanggitin natin yung 10 signs, 10 signs na you guys hindi na kayo mahal ni Mrs. nyo or kaya ni girlfriend nyo. Kung mahal man kayo, pero hindi na tulad nung una. So, hindi na ganun ang pagmamahal nila sa inyo. Yung kumbaga, nababawasan na yung pagmamahal nila sa inyo at saka handang-handa na silang mawala kayo sa buhay nila. So, babanggitin natin dito yung mga signs na masasabi natin hindi na kayo ganun kamahal ni Mrs. or ni girlfriend. So, una guys is di na nakikinig masyado sa mga sinasabi niyo. Halimbawa dati, nagtatanong, tapos tuwang-tuwa makinig sa mga kwento niyo. Ngayon, wala na. Pag may sinasabi ka, parang hindi naririnig. Bahala ka dyan. Nagsasalita. Kumbaga, parang nagsasalita ka mag-isa kasi hindi nga masyado nakikinig sa'yo. Kumbaga, binabaliwala ka na. Isa na yan, guys, sa mga sign. So, yung pangalawa, hindi ka na kinukumusta. Tulad ng dating, baguhan pa kayo. Kumusta ka na, mahal? Kumusta ka na? Kumusta ka sa work mo? Kumusta naman makasama mo? Kumusta naman pakiramdam mo? Pagod ka ba? Wala na yung mga ganyan. Hindi mo na yan maririnig sa kanya. Wala na yan. Pangatlo, pag tinatanong mo, yun lang din ang sinasagot. Kumbaga, wala na. Parang wala kang kasama. Parang hindi mo siya kasama. Kung hindi mo siya tatanungin, wala din siyang sinasabi. Kung ano yung tinatanong mo, yun lang din yung sagutin niya. So, dyan guys, makikita niyo na yung sign. Pang-apat, mainitin yung ulo. So, ganun guys. Sobrang mainitin yung ulo. Kunting tanong mo lang, galit na galit sa sagutin ka. Kumbaga, parang naiirita na kinakausap mo siya. Sobrang kahit kunting dahilan lang, nagagalit ka agad. Yan nga guys, kasi hindi ka na nga niya mahal. Pang-apat. Pang-lima na pala, yung pang-apat is mainitin yung ulo. Yun yung pang-apat. Yung pang-lima, wala nang pakialam sa mga ginagawa mo. Halimbawa, dati sabi niya, anong ginagawa mo? May tulong ba ho dyan? Mahal, ano bang ginagawa mo dyan? May mga ganon. Pero ngayon wala na. Walang pakialam. Anong ginagawa mo dyan? Wala na siyang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Kumbaga, ina-expect mo na ganyan siya. Wala na. Wala nang pakialam sa'yo. Hinahayaan ka na. Hindi ka na tinatanong kong, mahal, may magagawa ako sa'yo. May magagawa akong tulong sa ginagawa mo. Tutulungan na kita. Ay, yung mga ganyan, wala na yan. Kasi nga guys, yun na yun. Hindi ka niya mahal. Hindi ka na niya ganun kamahal tulad ng dati. Ang pang-anim is, nakalimutan na yung mga okasyon tulad ng birthday mo. Yung anniversary nyo. Wala na, birthday mo. Ni-expect mo na magbibigay siya ng regalo. Kaya i-greet kanya sa Facebook, bibigyan kanya ng birthday card or kaya anniversary card. Wala na 'yun. Kumbaga, sasabihin mo pa sa kanya na birthday ko. Ala, sasabihin pa niya, "Ay, birthday mo pala." Tasahin siya, wala akong maibigay. Mga ganong sagot. Kumbaga, nakalimutan na niya 'yung birthday mo. Occasion na anniversary nyo, wala na siyang pakilon. Wala na. Kasi nga, wala ka na masyadong lugar sa puso niya. Hindi ka niya ganun kamahal. Yung number 7 natin is, hindi na malambing. Hindi na naglalambing sa'yo. Dati sinasabi, mahal, kumusta ka na, niyayakap ka, minamasahe ka, tinatanong ka kung nagugutom ka ba, anong gusto mong kainin? Mga ganon. Nagugutom ka ba? Anong gusto mong inumin? Mga ganon. Yung niyayakap ka, hinahalikan ka, mga ganon. Wala na yun. Wala na. Hindi mo na makikita sa kanya yun. Kumbaga, kung pagdating mo galing sa trabaho, kaya galing ka sa biyahe na malayo, wala. Wala siyang pakialam kung ano ka, nagugutom ka ba or napapaagod ka ba. Hindi ka niya nilalambing, hindi ka na nga niya kinikibo. Walang ganon. Kasi nga hindi ka na niya mahal eh. Kaya na niyang mawala ka. Number 8, hindi na siya tulad ng dati. Wala na, lahat, nagbabago na lahat.
kung ganun siya kabait, kung ganun siya kasipa, ganun siya kalambing. Nung unang nakilala mo siya, ngayon, kabaliktaran na lahat ng yun. Wala na siyang pakialam sa iyo, wala na siyang pakialam sa naramdaman mo. Bahala ka na sa buhay mo, yan yung naramdaman mo sa kanya. Kaya boys, alam niyo na. Number 10. Yung pang-10 natin is, kung iyain mo siya, ayaw na sumama. Maraming dahilan, masamang pakaramdam, wala siyang gana, kaya may pupuntahan siyang iba, or kaya hindi niya feel na pumunta doon. Mga ganong bagay. Kung hindi na siya excited tulad ng dati, sige, punta tayo doon, mga ganyan. Sige, punta tayo, maghanda tayo, ng ganyan, ganitong dalhin natin. Wala, wala na yun, wala na lahat. Pag niyaya mo siya, wala na siyang pakialam. Kung pupunta ka doon, mag-isa mo, bahala ka. Wala na, marami na siyang dahilan kung bakit na hindi siya makakasama sa'yo. Wala na siyang gana. So, ganun guys, yun yung mga 10 signs. Na pag nakikita nyo yun sa mga misis nyo, sa girlfriend nyo, ibig sabihin nun, less na yung pagmamahal nila sa inyo. Hindi na niya kayo ganun kamahal. Kaya na nilang tumawid, o tumayo, o lumayo, na wala kayo. Kumbaga, kaya na nilang mag-isa na wala ka. So guys, kung mahal niyo yung girlfriend nyo, asawa nyo, ngayon pa lang, gumawa na kayo ng paraan, tanungin nyo sila kung bakit. Anong problema? Hindi naman siya ganun. Kung anong pagkukulang nyo, anong managawa nyo mali na hindi niya nagustuhan. Kasi sa totoo lang guys, sabihin ko sa inyo, pag nagka-girlfriend kayo ng sobrang bait, sobrang malambing, ganun din sa mga mister, pag yung asawa nyo ay sobrang bait, sobrang malambing, tapos nagiging ganito na yung ugali nila, isa lang masasabi ko sa inyo guys, marami kayong pagkukulang. Yung pagkukulang nyo na inaasahan niyang ibibigay nyo sa inyo kasi sobrang mahal niya kayo. Lahat ginagawa nila, lahat ginagawa ni girl, maipakita lang sa'yo na ganun ka kahalaga. Kumbaga ginagawa nila lahat ng higit pa rin sa ina-expect mo. Tapos wala silang nakikitang pagmamahal na sa'yo. Kumbaga, minsan kasi sa mga babae sa sobrang bait, inaabuso. Ang ibig sabihin ng inaabuso is, si guy, wala nang pakialam. Who cares? Wala akong pakialam sa birthday mo. Kumbaga, parang naano lang yun eh. Si girl nagbabago dahil din sa ugali ng guy. So, kumbaga, si girl sobrang bait niya. Expected niya na mahalin niya siya, alagaan niya siya. Tulad ng ginawa niya. Kumbaga, give and take. Kasi pag isa lang yung nagbibigay, sobrang nagmamahal yung misis, yung mister naman, or kaya si boyfriend. Hindi gumagawa ng ganun. Walang pagmamahal na pinapakita sa girl. Ganun din sa girl. Tao lang din si girl, no? Yung babae, tao lang din tulad nyo, no? Kung ano yung nga ginagawa nyo, nagre-reflect din yun. Nagbabago mo ng ugali dahil yun sa inyo. Kaya kung mali yung girl, ngayon pa lang gumagawa na kayo ng, ngayon pa lang gumawa na kayo ng paraan. Huwag nyo na yung hintayin lumipas yung mga araw, segundo. Kasi yun yung mga opportunity nyo na magbago kayo. Habang nandyan pa siya sa inyo, gumawa na kayo ng paraan. Lahat gawin nyo. Maibalik nyo lang yung tiwala niya sa'yo. Maibalik nyo lang yung, maibalik niya lang yung pagmamahal niya sa'yo na dati mong natatanggap sa kanya. Habang nandyan pa yan, gumawa na kayong paraan. Huwag na kayong maghintay na wala na siyang maramdaman talaga at nalayas na siya. Iwanan na kayo. Kasi iisipin ni girl na I did my best. Ginawa ko na lahat. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Tapos ganyan lang igaganti mo. Hindi mo siya ganun kamahal. So si girl naman deserve niya magkahanap ng right man na yung magmamahalin sa kanya. Yung pagmamahal na deserve din siya. Ganun yun. Pero si guy naman, meron kasing guy na ma-pride. Tanggalin niyo na yung pride niyo. Paano na yung pride niyo kung mawawala na yung girl na alam niyong mahal na mahal niyo? Dahil lang sa pride mo, mawawala yun sa'yo. Alam nyo ba, sa isang babae, hindi lahat ng babae pareho, no? Pag nakatagpo kayo ng matino, napakaswerte nyo. Kaya alagaan nyo yan. Hayaan nyo huwag mawala. Huwag nyo hayaan na mawala yan sa inyo. Kasi pag nawawala yan, ewan ko lang kung makakatagpo pa kayo ng matino ang katulad niyan. Kasi swerte na kayo kung nakatagpo kayo ng matino, eh. Kaya iingatan nyo yan. Huwag nyo isipin na, ay! Marami pa makikita na mas magaling pa dyan, mas mabait pa dyan, mas maganda pa dyan. Uy, wag ka.
God created only one. Kahit na magkapatid, magkaiba nga ugali, di ba? Sa tao pa kaya na hindi magkapatid. Kaya, kung ayaw mo namang mawala si girl, gumawa ka na ng paraan. Yun yung masasabi ko sa iyo. At least, kung aalis man siya, ginawa mo na rin yung dapat na gawin mo. Ipakita mo na sa kanya na mahal mo siya, na hindi mo kaya mawala siya. Kasi, may iba nagsasabi na hindi kita kayang, ayokong mabuhay na wala ka, hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Pero ani naman yung mga sinasabi mo kung wala kang ginagawa. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gumawa ka na ng mga bagay na maibalik yung pagmamahal ni girl sa'yo. Kasi, ani naman yung salita ka ng salita dyan, hindi mo naman ginagawa. Mas importante kasi yung ginagawa eh. Kaya guys, alam niyo na guys, si girl ay nandyan lang yan. Kasi yung babae kasi sobrang malambot yung puso ng babae. Sobrang may mga babae talaga na nagmamahal ng buong-buo. Ikaw lang at wala ng iba. Pero pag inaabuso mo naman yan, boy. Pag inaabuso mo yan, boy, ede, wala na. Magbabago yung ugali ni girl kahit gano'ng kabait pa yan. Magbabago yan. Dahil dati sabihin niya na hindi ko kayang mawala yung asawa ko, hindi ko kayang mawala yung boyfriend ko. Eh kung ganyan naman yung pagtatrato mo sa kanya, kahit ba naman ikaw, kung ganyan yung pagtatrato ng babae sa'yo, sasabihin mo din na, eh, pagod na ako, ayoko na sa'yo. Kaya, yun guys yung mga 10 signs na tatandaan nyo, pag ganun yung girl sa inyo, ibig sabihin yung pagmahal niya ay nagbabago na. Maaring mahal pa kayo niyan, pero hindi na tulad ang dati. So, ibig sabihin niyan, kaya na niyang umalis na wala ka. Kaya na niyang mabuhay na wala ka. So, kaya ka na niyang ipagpalit. Kung ayaw mo mangyari yon, gumawa ka ng paraan. Hindi pa huli ang lahat. Habang nandyan pa yan siya sa'yo. Ayan, tanongin mo kung anong mga pagkukulang mo. Okay, pakita mo na lahat ng dapat mong pagmamahal na dapat mong ibigay sa kanya. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may naitulong ako sa inyo. Thank you, and sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe, and God bless. Take care.